Yung mga saswang, so ayan, bago ang lahat, ay nais munang magpasalamat ayan sa mga nagme-message about what happened ayan kay Yuki. And meron lang din akong gustong linawin sa inyong lahat. Ayan, actually, hindi namin nasabi or naipakita yung mga ano, ginawa kay Yuki. Actually, mga saswang, dinala namin siya sa vet nung hapon. And afternoon, meron siyang ginawang ano, test. And ito yun, mga saswang, EHR. And nag-positive siya dito. And yung sabi ng doctor is, ayun, i-ano daw muna siya, obserbahan. Then, kinabukasan is dalhin daw siya. And ito yung mga nireseta sa kanyang mga antibiotic. Actually, bagong-bago pa siya. Ay, unti pa lang yung bawas niya. Ay, kung makikita nyo, ito lang yung bawas niya. Ayan, ito yung mga nireseta sa kanya. And ito yung mga, ano, mga saswang. Ayan, ito yung bill. Ito yung mga gamot na kailangan bilhin kay ano, Yuki. Ayan. So, after namin dun sa vet is, ayun nga, inuwi namin siya dito. Then, ayun, okay, umokay-okay naman si Yuki. Then, inaano naman siya, binabantayan namin siya. Nung mga alas 10, okay pa siya. Actually, naglalabas-labas na siya nun. May mga sesong, mga 1:30 or 1 AM nun is, naano kami, nagulat kami kasi biglang umakyat siya dito. And, humiga siya sa gento ko. Gumanon siya, tinanday niya yung ulo niya, then umiiyak-iyak na siya. Akala namin naglalambing lang siya, yun pala, inaano na niya, iniinda na niya, and inaano ko siya noon, ginaganong ko yung chair, sabi ko, okay, ano yun, okay, gising. And tinry namin kontakin yung doctor niya, and sabi ng doctor niya is, dalhin daw bukas ng 9 AM kasi sarado na yung mga veterinarya dito sa amin. And nagtry pa kami na maghanap na mga veterinarya na pwede niyang pagdalhan is, yun, nakakalungkot kasi wala kaming nahanap. Actually, mga close silang lahat. And wala din naman kaming sasakyan para maghanap pa dun sa labas na veterinary na pagdadalhan niya. Ayun, gusto ko lang linawin. Ayan, kasi may mga nagko-comment kasi na binidyo daw, hindi man lang dinala. Actually, mga seswang, hating gabi na yun, mga seswang. Alas 2 na yun. And nakausap na namin yung doctor niya sa vet. Isabi dalhin daw bukas ng maaga. So, ayun, gusto ko lang linawin. And sana, respect niyo na lang kami, mga seswang. Naman namin ginusto yun. Actually, talagang ginawa namin yung best namin bilang owner ni Baby Yuki. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back. Sa ating bagong bahay dahil ayun, gusto ko lang magbigay sa inyo ng mga update dito sa ating bagong bahay. So ayun, mga seswang, kung napapansin nyo naman, ayan, bumili na tayo ng mga hollow blocks. Ayan, nagagamitin natin dun sa ating third floor. Ayan, dahil inuumpisahan na rin ang pagpaparenovate dun sa ating third floor. And dito rin, mga seswang, ayan, nakikita nyo naman yung pintuan natin is talagang gumanda yung kulay niya. Ayan, dahil nabarlisan na siya. Ayan, ang ganda, diba? So, patok tayo kasi parang tayo yung ano dito, nasa room. Ay, bukas pala. Tapos, may tao dyan. So, ayun na, tignan mo lang yung ating pintuan. Ang ganda, alam yung parang basa, pero hindi. Ang ganda ng kinis, ayan, shining, shimmering, splendid. And ayun, gusto ko rin pakita sa inyo yung door dun sa ating mga kwarto. Dito si Papa. Ayun. Siya yung nagbabantay dito sa bagong bahay. So, ayun, tara-apat na tayo dun sa bantay sa rek. Bantay daw sa rek. Baka mabuhay. Hindi naman kakayanin yan ng isang tao.
Ayan, dito naman yung mga pintuan natin dito sa ating kwarto. Epic. Kasi hindi pa tayo, nakatapos lang niya. Ayan. Actually, itong door natin dito sa mga kwarto is pocket door. So, ayan, kung makikita nyo. Ayan, epi yung nahihila. So, epi yung kanyang sandwich. Para siyang sandwich, diba? Epi yung hot dog. Palaman. So, pag narado siya, bye! Bye! Good night! Ngayon ko napapansin nyo, medyo mahirap siya isarado. Don't worry mga seswang, kasi itong ano niya, is kakamasilya ka lang. So, ayan yung mga tira-tira kasi nandito. Ayan. So, pag ano na yan, tuyo na yan, smooth na lang din naman to. Tinday na rin naman namin to yung eto pa lang, hindi pa siya namamasilyahan. Smooth yung pag ano niya, open and close. So, ang perfect. Ayan, ang ganda ng pintuan natin dito kasi space saver siya. So, hindi na magaganon. Hindi na lang magaganon. Diba? So, ayan. Bongga, laki ng tipid sa space ng ating pocket door. And at the same time, mga seswang, is naka-varnish na rin siya. Ayan, ito wala yung magbubura ng mga siya. Ayoko nang bura. Kasi hindi pa tapos eh, ito. Nilalagyan nila ng skin coat. So, dito naman tayo sa pangalawang wardrobe. Ayan, o, diba? Ito yung kanyang... Hamba. Hamba. Ayan, naka-varnish din. Ang ganda na pagka-varnish din. Parang plastic. Pero kahoy siya. So, ito din. Ayan, o, may mga tira-tira kasi. Mga sobra pala na skin coat. Pero smooth din ito. Knock-knock. Kaya mo buksan. Ha? Kaya mo buksan. Kaya mo yan. Oh, diba? Epic na sinarado. Hindi ah. Patay mo buksan. Maano lang yung lock kasi may lock doon oh. Ayan oh. Ayan. Ah, yung stopper niya. So, dito din sa ating room po. Ayan, ganun din yung pintuan natin. Pocket door siya. And naka... varnish na rin siya, di ba? Ang ganda kasi kapag gagamit pa tayo ng ordinaryong pintuan, di ba? Makakapagano siya ng ano, space. So, pwede na yung ganito kasi tigas mo nila sa don't worry na. Ay, pasensya na kasi inumpisahan na yung ating third floor. So, ayan. Actually, mga sesyo, madali na lang ito. Kasi, ay, parang pag hindi sa emergency, actually, meron siyang handle dito. Madali lang siya yung ganon. Dalagyan pa. Dalagyan ang handle dyan para madali lang siya ibukasara, gano'n. Kasi baka din na, alam ba kung mahirapan yung ano, tao sa loob, gano'n, hindi. Kasi meron siya ka nang dito, handle, gano'n. Sa loob na rin yung lock, diba? So, ayan, ang ganda. So, bangga! Ngayon mga seswang, ayon sa mga nagpa-plano ng paggawa ng pocket door ayon sa kanilang bahay. So, ayan. Just give you an advice lang kasi ayan yung pocket door pala is maharlika. Ayan bukod sa pintuan na gagamitin is yung gudong na gagamitin din para sa sliding kineme. Kasi yung dalawang gudong is nagkakahalaga ng 5,000. So ayan dalawang gudong lang yun. Eh sa gantong pocket door is kailangan ng 4. So sa isang pintuan ay kasus ka ng 10,000 subscribers. Dino! 10,000. So ayun, nakakaloka. Pero okay lang yan. It's a good investment lang. Tsaka space saver din talaga. Totoo lang, sa space saver talagang ang ganda and ang laki ng naitulog. Kasi ayun o, nagaganon lang siya. Kasi kung yung ordinary pintuan, kung iisipin mo, di ba gaganon? Or kung palabas naman, kaganon. Ibababa na dito sa pintuan dito sa CR. So, perfect na perfect yung pocket door na ginawa and pinag-plan natin dito sa pinabagong Valor. Nakita tayo sa third floor and gusto ko i-share sa inyo yung itsura nating third floor kasi inuumpisahan na rin siya sa paggawa. Regarding pala sa ating spiral, is okay na siya, all set na siya. Actually, ano na lang siya i-deliver ngayon. Sa next week pala siya i-deliver kasi ngayon kailangan mo mag-akyat ng mga gamit dito sa ating third floor, ayan, bago yun ilagay. Kasi pag yun yung gamitin na pang paakit kasi baka mag-iba yung itsura, di ba? So, ayan, next week na siya i-cap-up-in. So, I'm so excited to. So, arat, akit na tayo. Dapat ito na rin ha? Kasi yung init. So, ayun mga seswa, ngayon, nandito na tayo sa ating third floor. And ito yung mga
kahoy, ayan na ginamit natin. So gagamitin pa yan dito sa ating third floor kapag nagtayo na sila ng mga bita. And ayan ngayon is yung ginagawa nila is yung ating mga post. So ang cute ng post eh. Only. So ayan yung poste dito, 1, 2, 3, 4. So apat yung magiging poste dito sa ating third floor. And eto lang yung sakop niya. Actually half siya, di ba? Ang kabuuan nito. So half yung sasakupin. And sa parang penthouse natin. Ayan, nakakabit na sa lovers ha. Ang poste. Parang umaampon. Medyo lang. Di ba? Okay, laway mo lang. Nakamask? Hindi, may tagos eh, dito. So ayun mga Seswang, ayan, I need your suggestion. Ayan, kasi ang plan namin dito sa penthouse is, yung dito niya is full glass na siya. Ay, magiging full glass siya. Kung baga, nandito yung pintuan niya. Kasi ito yung kapiyatan. Ay, naka-full glass na yan sa dyan. Kaya tapos pag ganon, sliding door na siya. Diba? Mm-hmm. Ang ganda. And comment down below kung okay ba yon and maganda. Kasi gusto namin dito sa third floor is parang natural light na lang yung ano niya, ilaw. Kasi ayun. Kasi third floor naman na to. At saka maliwanag naman. And ayun na namin siya masyado lagi ng ilaw. And ayun. Gusto na parang ang ganda kasi tignan siya kapag naka-full glass na dito. Ayun. Pero naka-ano naman dito yung pader namin is ano pa din naman siya. Pato. Kung dun yung glass natin, baka masiyak siya sa hangin. So, perfect kasi pag ganun yung hangin, makakasahin ng ating mga pader. So, e, paano kung paharap naman yung ano? Pag paharap yung hangin, good luck! Charot, hindi. I-make sure naman natin na medyo matibay at makapal yung glass na gagamitin natin para hindi siya basta-basta masisira. Dito. Ganon. And dito maglalagay din tayo ng mini CR. Ayun, actually, ano lang siya, inidoro para inidoro para ihihan at saka earnahan lang siya. Kasi kung lalaki yun, paano parang may liguan, ako, kakain na naman siya ng space. So, okay na yun para nag-earn ako na ihi. Ganon na lang. Bawal maligo dito, mga fish. Ayun, meron tayo palang bisita. So, ayun, si Engineer po, kitang-kita talaga yung mga bibisita dito, oh. Ayun, oh. Wearing a polo shirt, white polo shirt, and cap, and she handle a paper. Ayun, nakita ko na si Sir, so bumaba na tayo kasi mag-ginit na dito. So, arat na. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. You love me, love me.